Siya'y papurihan, Diyos ng lahat o patutuli. Sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Ang daigdigan lahat ng tao. Ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papapunit sa kalitasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papapunit sa kalitasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Martes tayo ng 11 na linggo ng kalimang panahon sa panlang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kay narito sa Basilica Minor at Pamansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon na manikisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at babang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdagin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine, at ang matagumpay na paghahanda para sa Yubileo 2025. Mga kapatid, sa unang aklat ng mga hari, dahil sa babala na pinahayag ni Propita Isaias, Elias, ay nagbalik loob ang Haring Ahab sa ating Ebanghelyo ni San Mateo. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na naway tayo maging ganap at banal gaya ng Diyos na may kabanalan, sapagkat nahigitan natin ang ginagawa ng kabutihan at pagsunod sa kautosan. Ngunit dahil sa ating kahinaan, tayo nagkasala. Aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang patay na si Nabat, sinabi ng Panginoon kay Elias na taga Nisbe, padali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ang pinasasabi ng Panginoon. Isa kang mamamatay tao. Ngayon naman,
pangangamkam ang ginagawa mo, kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga aso ang iyong dugo. Sinabi ni Akab kay Elias, narito ka na naman, mahigpit kong kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, oo, hinahanap kita uli sapagkat naguman ka na sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinasasabi ng Panginoon, itatakwil kita, lilipulin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusan kita tulad ng ginawa ko sa angkan ni Rehoboam na anak ni Nabat at sa angkan ni Baasa na anak ni Ahiyas, sapagkat ako ginalit mo at ibinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakarin siya ng mga aso sa nasasakupan ng Jezreel. Sino man sa angkan ni Ahab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso. Sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ng Panginoon. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan gaya ng mga Amoreo na pinalayas ng Panginoon pagdating sa bayang Israel at sa lupaing iyon. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit, ang suot ng sako at hinubad yun kahit sa pagtulog. Nagayuno siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Elias, hindi mo ba napansin kung paano nagpakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya ay nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusan ko ang kanyang angkan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon yung kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Hugasan mo sana ang aking karumihan, dalisayin mo ang aking kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, lagi nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalan tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin, lahat kong nagawang masama'y pawiin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagligtas mo'y galak kong ibabantog. Poon iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig niyo, sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ay siya lamang inyong ibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin yan ng mga hintel. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo na 11 na linggo sa ilang panahon sa palang taon ng ating pagdiriwang. Ang ating pong tema ngayon ay ang pagiging ganap. Laging tunguhin ng tao na siya maging ganap. Pero kung minsan naging ganap siya na palpak at yung iba nakaabot din sa ganap na Kristiyano na kung saan sila ay naging santo. Sa salitang Hebreo, ang pagiging ganap ay Muslim at ang plural nito ay Muslimim. Pero ang ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, verso 23 hanggang 48, as versikulo 48 na sabi ng ating Panginoon, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Ang ginagamit po dito sa versikulo 48, kapitulo 5, Ebanghelyo ni San Mateo, na salita ay teleios. Ito rin ay salitang koinoko na Griego, teleios, na pagiging perpekto, pagiging ganap, pagiging banal. Kaya po sa Latin, ang pagkasabi po dito, istutibos perfecti, sicut et pater voster, vester, telistes perfectus est. Naway kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit ay ganap. At itong kaganapan ay siyang tunguhin ng tao na kung ikaw ay naging palpak sa iyong buhay, nagkasala o dili kayo nabagsak, halimbawa kagaya ng nangyari kay Akab, na kung saan pinatay niya si Nabat upang angkinin ang lupain nito sa pagsulsol ni Jezebel. At itong si Jezebel kuminsan ay isang imahin na tinatawag nilang Jezebel spirit, na ito yung mapanlin lang na manunulsol sa mga nagahari upang
gagawa ng mga kapalpakan, upang gagawa ng mga kasamaan, upang ang tingnan ay ang pansarili lang na kapakanan. Kaya kinakailangan ang awa ng Diyos. Kaya po sa ating Salmo 50 ngayon, versikulo 3, sinasabi, Panginoon, kaawaan kaming sa iyo'y sumusuway. At ang awa ay nasa Diyos. Ang kasalanan natin ay dapat limutin niya sapagkat puspos naman ang kanyang pag-ibig sa atin. Pero dapat nating tingnan na ito ay nangangailangan ng pagbabalik-loob. Pagbalik-loob na ayon pa sa ating Panginoon at sa mga Hebreo, teshuvah. Teshuvah, balik sa Diyos. Pero sa Koinokuna Griego, metanoia, ang pagbalik-loob na una sa lahat ay gagawa pa ng higit sa nakasulat sa kautusan. Ano pong nakasulat sa kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa? Pero may nakalagay po doon na ibigin mo ang iyong kaibigan, kapwa, pero kapuutan ang iyong kaaway. Pero ang sabi ng Panginoon ay higit pa, na hindi lang yung mga kapwa na umiibig sa iyo ang dapat ibigin, ibigin ang iyong kaaway. At itong pag-ibig sa kaaway at ipagdasal pa yung mga umuusig, yung mga gumagawa ng masama. Ang sabi ng Panginoon sa verso 45, upang maging anak ng Diyos. Ang ito yung batayan, maging anak ng Diyos. Kapag anak tayo ng Diyos, marunong tayong tumanggap sa ating kapwa-tao. Marunong tayong magpatawad sa ating kapwa-tao. Marunong tayong makitungo sa kapwa-tao. Pakisabi sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos ay nagpapaganap. Hindi pa tayo ganap. Mayroon pa tayong kapalpakan. Mayroon pa tayong pagkukulang. Mayroon pa tayong pagtingin sa sarili. Mayroon tayong kung ano-ano ang mga tinatawag nating mga kinahumalingan at kuminsan hilig na labag sa kautusan ng Diyos. Kaya kinakailangan na ang tunay na pagbabalik-loob at pagbabago. Ang tunay na pagbalik-loob at pagbabago ay titingnan ang pinakaugat, ulitin ko po, pinakaugat ng ating kasalanan. At ang pinakaugat ng ating kasalanan ay ang ating sarili. Akala natin, believe tayo sa ating sarili, tayo lang ang ganap. Hindi. Lahat tayo ay palpak. Lahat tayo ay imperfecto. Diyos lang ang siyang ganap. Kaya sinasabi ng Panginoon, naway kayo'y maging ganap gaya ng aking amang nasa langit. Tularan natin ang Diyos nama at marunong tayo na magpakumbaba. Hindi po kayo magiging ganap kapag ka nagmamataas ang sarili. Ang pagiging ganap ay ang pagtanggap ng ating kahinaan. Ang pagtanggap na tayo'y makasalanan. Para sa mga Hudyo, upang sila'y maging ganap, nag-alay ng mga tupa upang susunugin sa harap ng Diyos na si Yahweh. Pero hindi po yan sapat. Ang ating Panginoon mismo, siya na ang banal na kordero ng Diyos na kanya pong inaalay ang kanyang sasarili. Hindi na hayop ang inaalay upang bayaran ang kasalanan ng tao. Binayaran tayo ng ating Panginoong Hesukristo, tunay na Diyos at tunay na tao na kordero ng Diyos upang ang kanyang pagpakasakit sa cross, ang kanyang sakripisyo na nilalarawan sa banal na misa, tayo ay maging kabahagi at maging kasama tayo sa kanyang sakripisyo na siya nag-alay ng buhay, nagbubo ng dugo upang tayo'y maligtas at maging ganap. Kinakailangan din na tayo'y tumulad sa kanya. Pasanin ang ating cross. Iwaksi ang pagtingin ng ating sarili.
tingnan natin ang daan ng cross ni Kristo. Atin pong tingnan ang daan ng liwanag at huwag lilingon sa anino ng kasamaan at karimlan. Bagkos, nakatutok tayo, nakatuon tayo sa ating tagapagligtas na walang iba ang ating poong Jesus Nazareno na pasan ang cross dahil sa atin. At nang ganito, maging Muslimim tayo, maging tilios, maging perpekto tayo dahil tayo'y namuhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos at tayo'y naging ganap dahil tayo'y nakiisa sa Kanya at nakiisa sa Kanya sapagkat nagpakumbaba tayo'y at tinanggap na Siya ang lahat sa atin. Kapag tayo'y naugnay sa Diyos na banal, ang kaganapan, ang kabanalan ay suma sa atin rin. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-utos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, kapatid, upang paghahain natin na ikalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginagawa mong angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagalob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapangyarihan, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbigyan mong ito'y aming mahihiyag. Kay ito'y walang anumang medaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami rin yung pinakihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pais sa kalangitan, kami nagbubungi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu, kayong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walhanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay maabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga patid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang ni San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng magaling na utos sa turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilay sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayin mong aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo inyo. At sumaiyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Sa darating na Hunyo 22 Sabato, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista.
Sa mga nagnanais, maaari kayong pumunta sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor ng Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa mga katanungan at detalye, maaari kayong mag-message o pumunta sa FB page ng parokya. Ang huling pagpapatala o pagpapalista ay sa Hunyo, 18, Martes. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Hunyo 24, Lunes, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang mga oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay isaganap na ika-alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunian Jose Cardinal Advincula, Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa ika-3 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na presyon ay saganap na ika-4 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating kapistahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakipagpadiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kay mga naugnay din sa iba't ibang social media platform na kuskusing sa iba't ibang paraan at ang lahat ng mga tumutulong na way pagparaan kilagi ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagparaan kilagi ng poong Jesus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin na way ang Diyos ay magpapala sa inyo ng biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ganap, tinatawag tayo na magiging ganap o banal gaya ng ating Panginoong nasa langit. Ang kinakailangan dito ay ang tunay na pagbabalik loob upang tayo'y makiisa sa sakripisyo ng ating poong Jesus Nazareno. Upang tayo ay mamuhay na matuwid at tumatalima sa kanyang kalooban. Ngayon na po, ang babasbas, mangyari po lamang itaas bagya, mga bagibagay na pasubasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno. Inihag mo sa ng cross ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ang kanan, nagsusumamo sa iyo, makamtan na wanila ang katugunan na tanggapin ang kasagutan mitang naloob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na malalang pangakon sa binyag na ikaw ay ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus. Sinasama pa namin, Mo pa minsan ang pasalan.
Oh,